Magandang araw mga kababayan, mga kaharabas. Ngayong araw ay muli tayong nagsadya sa tahanan ni Naldong Putik o Rinaldo Gregorio. Nakapanayam natin si Tatay Rene. Bagamat ang audio niya ay sadyang hina at mahangin sa lugar, may nabuti ko na lang na mag-voice over at naririnig nyo naman somehow ang mahinang background ng ating panayam. Nagpaunlak siya sa ating panayam dahil alam niya at nababasa niya na maraming nagluluksa at gusto din na kahit papaano marinig ang tinig nila at mapasilip kayo sa burol ni Naldo. Sila ay pitong magkakapatid. Rene ang pangalan ng tatay. Isa lamang yung hindi letter R ang pangalan kasi ito ay naampon sa Cavite pero umuwi din ng Mangarin. Una niyang nalaman nung nasa bukid siya at nagsisibuyasan, natulala siya at sumugod din siya sa Asilo Hospital dito sa aming bayan ng San Jose. At doon niya nga nalaman kay Raymond na wala na ang kanyang pinakamamahal na anak. Talagang laking laot daw si Naldo. Mula pagkabata kitang-kita niya na yung pagkahumaling ni Naldo sa dagat. At buong pagmamalaki niya na siya yung unang nakapanghuhuli ng Malabanos. Actually, niregaluhan niya ng bangka ang kanyang anak na si Naldo para magamit pang huli ng ulam. At ito'y naarkila ni Harabas. Pangatlong araw pa lamang ng arkila ni Jeff at ng kanyang kasama, inimbitahan na agad siya na mag-join sa Harabas. Bukod sa sinabi ni Jeff sa aking, talagang kinausap siya ni Naldo na gusto niya ding makilala o maging sikat dahil nai-impluensyahan siya ng mga Guansing Brothers, De La Cruz, ni Akyachon, mga apelyedo ng mga Harabas. At siya bilang Gregorio, kasama niya yung kapatid niya na si Naldong Tangkad. Maraming pangarap si Naldo at isa na doon yung bahay nila. Pang-apat na lipat na bahay ito actually. Pero si Naldo na talaga ang nagpinance nito. Malalim yung pundasyon ng bahay na ito. Ito yung pangarap. Actually, may tiles pa sila na ikakabit. Tagakapis ang tatay ni Naldo. At 12 years old nang lumipat ng Mindoro, naging bantay sa palaisdaan. Sabi niya nga sa akin, kung maalala ko daw, nung nagpatuyo ng palaisdaan, ang mga natira mga sugpo, iyon yung mga unang vlog ng Harabas na ikina-famous nila. Makikita natin sa burol na ito ang mga bulaklak. Ayun si Nika, kapatid ng asawa ni Tintin. At saka yung ilan ay naghahanda na pupunta sa simenteryo ng Mangarin, naghahanda para sa paggawa ng puntod. Ano? Actually, nakadalawang aksidente na rin si Naldo sa motor. Pero itong pinaka, sabi niya, simpleng dagat na akala niya sa tubig lamang mahuhulog pero na-hit sa cutting, iyon ang ikinasawi ni Naldo. Nakakangiti si tatay kasi nakukwento niya sa akin na ang pagiging kwela ni Naldo talagang mula pagkabata. Gusto niya nga din maging sundalo At nauwi naman sa pagiging vlogger ng Harabas. Kaya't laging umaalis, nagpapaalam. At sabi naman ni Mang Rene, mas malapit sa kanya si Naldo. Pero may buhay din si Naldo, syempre. At nung nagkaroon ng napupusuan, talagang mahal na mahal niya si Tintin. At nung nagkaroon na daw ng anak si Naldo, ito ang nagpabago ng buhay ni Naldo. Alam naman natin sa mga
past na mga confessions at mga kwentuhan ng Harabas, may mga pinagdaanan din si Naldo. Pero talagang isang taong nakita nila na ibang-iba si Naldo. At sabi din ng tatay niya, ito ang nagpabago ng buhay ni Naldo. Sinisikap niya na gawin ang lahat para sa pamilya niya. Maraming pangarap si Naldo. Siya nga rin pala talaga ang nagturo kung paano manghuli ng eel o malabanos. At napanood niya naman kina Jeffrey at sa mga kasama niya yung mga pamamaraan ng pagluluto nito. Ito yung porte niya eh. Talagang alam niya at saka hanap buhay niya ito. Bago pa man maipakilala sa inyo, mga Harabas community, eh talagang paghuhuli na o panghuhuli na ng malabanos ang ginagawa ni Naldo. Ang dami nga palang mga bulaklak, no? Itong nasa labas ay mula sa Hong Kong community at sa aming congressman. Sa loob naman ay mga kapwa niya vlogger. Excited nga din eh na pupunta daw ng Canada si Naldo. Yan yung susunod na pupuntahan ng Harabas. Ganon din ng Dubai. Sabi naman ni Tintin na parang kasama na sila at Tintin, ano? Nang time na yan at magiging visit nila, pero hanggang dito na lang ang buhay. Ang sabi ko, ano ang mensahe niya sa Harabas community? Wala daw ho talagang magagawa at hanggang doon na lang at ipagpasa Diyos na lamang ang nangyaring ito at pinapaabot niya sa inyo ang kanyang pagmamahal, kung paano ang pagmamahal na ibinubuhos niya kina Naldo at sa mga Harabas. Mabuting tao talaga si Naldo sa kanya. Talagang ginagawa ang lahat para makatulong sa pamilya. Yan ang paabot ni Mang Rene. At ang mensahe niya sa iyo, Naldo, saan ka man naroroon, ay naway makasama mo ang Panginoon, magpahinga ka na, tinawag ka niya sa kanyang paraiso. Mahirap tanggapin, pero ito na yung buhay. Mag-uusap na lang daw sila pagkatapos ng burol at libing kung papaano ang pag-aalaga kay Digong. Si Digong nga pala ay talagang galing sa pangalan ni Presidente Digong. Eh, sabi nga eh, wala pang nalalaman si Digong sa mga nangyayari sa paligid niya. Pero ipinapangako nila na pupunan ng pagmamahal para sa bata mula sa kanila. Yun nga palang panganay nila si Raymart, no? Pito sila. At alam natin na magpapatuloy ang alaala ni Naldo. Gabi-gabi na po ito at kagabi punong-puno daw ng tao. At nakatayo pang iba dahil wala nang maupuan dahil dinagsaan agad ng tao ang unang burol ni Naldo. Mga Kaharabas, ito muna ang pasilip sa mga naghihintay na katulad ninyo. Patuloy nating ipagdasal ang kaluluwa ni Naldo.